Welcome back again mga sir, OX here, back again with another video. So ngayon, this video is suggested by Telma Bakko. So yung suggestions niya is, pwede po ba pa-demo ng 3-way speaker setup ng walang dividing network or crossover? Opo, pwede po yan, pwede po tayo mag-setup ng 3-way na speaker setup ng walang crossover. Pero may mga kailangan tayo para protektahan natin yung mga speakers natin. At talakayan natin yung series and parallel wiring nito para sa tamang pag-match ng impedance nila papunta sa ating amplifier. So, magsa-shoutout muna ako. So, shoutout pala kay Jeffrey Villano, kay Elgin Matthews Soliva, at kay Jonel Rosario. So, thank you. So, unang setup natin is, yung 4 ohms double boost coil na sub at mid-range na 4 ohms at tweeter. So, ang tweeter na to is Neutch H440S with 450 watts max. So, malaki-laking wattage to. Pero demo lang to. Okay lang. Ito ko, hindi. Pero 4 ohms to. Hindi ko alam kung ilang watts nito. At ito naman is yung Targa subwoofer na 12 inches, 4 ohms with 400 watts max. Tapos, muna natin de-demo is yung series mode nito para kaya ng amplifier natin yung dalawang 4 ohms. Tapos, yung pangalawa nating i-demo is ito yung gagamitin nating sub, yung Crown GH126. So, imalalaman natin yung wiring nito mamaya katapos ng demo ng unang demo natin. So, ayan. So, simulan na natin. Let's go. So, yung una natin setup is yung wire papunta sa amplifier natin. So, ito po. So, lahat po to isang terminal lang pong gagamitin natin para sa amp natin. So, ito yung wire papunta sa isang channel ng amp natin. So, magsi-series tayo. Kasi for dalawang 4 ohms, connect lang natin ito. Positive wire sa positive terminal. Make sure na hindi loose para masyadong iinit. Okay na yan. Tapos, yung negative or ground sa kabilang terminal. Kasi dual voice coil to. So, isi-series natin sa negative natin nilalagay or sa ground. So, ayan ha. Ito na papunta sa ating amplifier. Negative or ground sa kabilang terminal at positive sa kabilang terminal. Tapos, maghahanap tayo ng wire. So, ito na. Ang wire na to is kukonnect natin siya sa dito, sa positive side ng speaker natin sa ng sub natin. Pa-connected na. So ito na yung ground niya sa kabila. Kukonnect siya natin sa kabilang terminal ng speaker natin sa subwoofer natin. Kasi magsi-series tayo. So, connected na. So, ito na yung connection nyo. Yan. Ito ang papuntang amp. Ganyan. At ito papuntang speaker natin. Parang ganyan. Yung lahat ng ganito papunta sa speaker at yung kabilang side ng mga terminal is pa sa amplifier natin. So, ito na. So, i-connect natin siya sa woofer at mid-range natin. So, simple lang. I-parallel lang natin. So, ito. Negative. Positive. So, ipitan natin ng konti. At ito. Sa ground or negative. Pag connected na. So, ito na yung galing sa sub natin. Papunta sa mid-range natin or woofer. So, ayan. Tapos, hindi pa tayo dito, sa kabila. Ayan.
magdudugtong naman tayo ng at magpaparallel na tayo sa pwede na tayo magparallel nito kasi 8 ohms na to. So ito na, magparallel tayo sa terminal galing sa woofer natin. So positive, connect sa natin sa positive rin. Tapos yung negative is negative or ground sa negative rin or ground ng ating speaker. So tap connected na, be sure na connect na natin mabuti. So ito na, 4 ohms and 4 ohms in series is 8 ohms na. At 8 ohms pa, so magiging 4 ohms ng load niya sa ating amplifier. So kaya ng mga integrated amp. So ito na, yung galing sa woofer natin, in parallel, tapos dito na tayo magdudugtong ng capacitor or condenser. So sa malalaking wattage na tweeter, ito ho yung ginagamit namin. No? Yung crown na may, so please inform lang down below kung anong tawag dyan, microfarad pa talaga. So ayan, connect sa natin sa positive side ng ating wire galing sa woofer natin. So connect sa natin sa positive. So dandaan lang tayo pag kabit ito kasi sensitive masyado tong kanyang ano, madaling mabali. Kung connected na, connect siya natin sa positive ng ating tweeter. So dandaan lang. Ayan. Connected na sa positive and yung negative ground sa ground terminal ng ano, sa kabilang side ng tweeter natin. So ayan na. Positive with capacitor and negative ground sa negative wire natin galing sa woofer. So nakaparallel na yan. 8 ohms in parallel. So ayan na. So connected na silang tatlo in parallel and yung sub natin is in series. Galing dito in sin series. So 8 ohms in 8 ohms magiging 4 ohms na yung total load niya papunta sa amplifier natin. So ayan na. So baliktarin na natin at ititest na natin. So ayan na mga sir, connected na sila sa amplifier natin. So magpiplay na tayo ng music. So check natin yung sub natin. Okay, malinis yung mid-range natin. Okay. At yung tweeter. Okay, solved. So, ayan ko yung unang setup na subwoofer na dual voice coil and 4 ohms na setup. So, ngayon, pupunta naman tayo sa isa pang setup sa 8 ohms na sub and single voice coil. So ito po yung pangalawa nating setup is yung 8 ohms na single voice coil na sub na gagamitin natin. So ito is Crown JH126 na instrumental. So medyo luma na to. O ganyan yung kanyang kalagayan. So maawa na tayo. So ito na yung wire na galing sa amplifier natin. So yung setup na gagamitin natin is parallel lang. So kasi 8 ohms naman yung sub natin. So kayang-kaya niya ng amp natin. Kukonnect lang natin yung galing sa woofer natin, yung wire na galing sa amp natin. So ito, positive to negative wire na galing sa amp natin. At kung connected na, simple lang, i-connect lang natin siya sa binding, sa terminal ng ating speaker. So positive is positive. Ayan, sa negative is sa negative rin ng ating speaker terminal. Okay na yan. Hindi naman yan siguro loose. So ayan ha. So ito na yung setup natin. So mapiplay tayo uli ng music. So check na natin. May sub na tayo. Mid-range. At tweeter.
So ayan na mga sir, yung setup ng three-way speaker nang walang dividing network or passive crossover. So, if you like this video, like and subscribe, and thank you sa panonood. See you in the next video. Thank you, that's a suggestion.